Don't forget, subscribe our channel. Kumusta na kayo dyan, mga Papiborns? Good morning sa lahat, lalo na sa mga subscriber ko. April 12, 2022. Nandito naman tayo sa panibagong vlogs po natin. Huwag niyong kalimutan, subscribe, like, comment, share. At pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Dito naman tayo. Nandito po ako sa harap ninyo na lalumpa dahil sa isang sagisag ng isang Pilipino na ako isang supporters sa isang politiko. Ganito po, mga Papiverse, yung ating sitwasyon sa panahon. Nasa ngunay ang bayan, sa ngunay ang Pilipinas, sa buong Pilipinas. Kailangan natin susuportahan natin yung magandang leader ng Republika ng Pilipinas, mga Papiverse. Na sana huwag niyong kalimutan ito, na sana matauhan na po tayo. Kasi daming mga politiko na nga ako. Ito lang ang masasabi ko sa isang mahal na politiko na tumatakbo na ngayon sa May 9, 2022, na tumatakbo siya bilang isang presidente, na bilang ako din nanumpa sa bilang isang mahirap. Mga Papiverse, sana huwag niyo siyang kalimutan ngayong May 9, 2022, na ito si Manny Pacquiao. Bilang isang mahirap, dami na siyang matutulungan. Kaya mga Papiverse, na ito, binablog ko ito para din sa inyo. Sana matauhan din tayo. Kasi ito isang tao, kaya tumatakbo to, may plano sa panggobyerno. Kasi alam natin itong tao na to, na wala pong sabit sa isang politiko, na hindi siya kurakot. Dami mga mahirap na nag-alok sa kanya na siya tumakbo na isang pangulo para din siya na makatulong na isang tao. Kasi nakikita ko naman yung daming politiko na walang pagbabago sa ating bansa. Baka siguro ito ang pagbabago na maabot na 2022, May 9, na itong galing sa mahirap. Kasi ang sabi daw nila, wala daw ang pinag-aralan. Paano naman yung walang pag-aralan? 6 sa Kongreso, 6 sa Senado. Kaya nagtataka na ako, daming nagbabasa kanya na wala daw siyang alam. O sa totoo naman, noong kabataan pa niya, wala siyang kunting knowledge lang. Noong nakapira na siya, nag-aaral siya ng abokasya para din matauhan siya. Kasi may pera na. Kaya nakagraduate siya ng college sa University of Makati. Kaya yun, may knowledge naman yung tao. Kaya naka-experience siya naman siya sa mga sa mga politiko. Kaya nakikita ko kay Sir Manny Pacquiao na tumutulong talaga siya sa mga tao, mga mahirap. Hindi katulad sa amin, mga mahirap lang kami. Na sana suportahan natin siya. Huwag natin siyang bulibulihin. Tayo mga Pilipino, magmahalan tayo. Doon tayo sa magandang turo sa atin na tayo bilang isang mahirap. Alam mo, mga Papiverse, ito ang payo ko din sa inyo sa buong Pilipinas, na para matauhan na tayo. Kasi si Manny Pacquiao, may nakalaan na siya sa mga tao, lalo na sa mga mahirap. Ay nagbibigay ng mga bahay tuwing laban niya. Nagsishare din siya sa mga tulad sa mga mahirap. Wala akong ibang nakita yung mga politiko na tumutulong na ganun, na nagbigay ng bahay. Wala akong nakikita. Si Manny Pacquiao lang ang nakita ko na siya nagbibigay ng bahay sa mga tulad na yung mga mahirap.
Eh, katulad na dun sa kanila, may nakalahan yung bawat isang tao na walang wala, na mahirap, binigyan na isang bahay na properties, lupa lahat, at binibigyan pa yung iba ng isang negosyo. Kaya medyo sana mausuportahan natin siya. Kasi tulad yung iba, sabi nila, eh si Pacquiao ba nangako na magbigay ng pabahay, eh sa milyon-milyon ng tao hindi daw mabigay. Siyempre, nakalaan na siya kung halimbawa siya makaupo, nakalaan siya ng pira sa gobyerno para sa mga mahirap. Hindi naman yan agad-agad na magpagawa agad niya. Abutan ba ng mga ilang taon para ma-proceed niya kung paano niya bansay o anhay yung tao na saan siya makatira, kung saan nga bakanting lupa, lalo na sa mga city. Number one, sa Bayuan City, saan yung bakanting lupa dyan, kaya gobyerno naman yan, doon niya ibigay yung village sa mga tao. Kaya believe talaga ako ni Senator Manny, may puso. Wala akong nakikita sa kanya kundi tulong sa mga tao. Akalain yung mga pabibirds, imbis ang tao nagbibigay ng pira sa mga tao para makatulong, ay kunting tulong lang, ibabas pa na bakit nagbibigay, para sa mga politiko, para sa mga dampanya. At siyempre, yung tao nagbibigay, kasi umaapaw na yung grasya na binigay sa Panginoon. Kaya tayo mga hindi naabot yung mga bagay na grasya, tahimik na lang tayo. Kasi mahirap lang tayo eh. Diyan lang tayo. Diyan na lang tayo. Huwag na tayong magpataas. Yan ang binigay sa Panginoon na para din sa atin, tatanggapin nila natin. Kaya si Manny Pacquiao, sa bata pa, ay binigyan siya ng opportunity sa Panginoon na itong tao na to na sipag, dala din sa pagpanalangin niya, kaya yun, siya ay umaman. Kaya ang pag-ayumaman niya, bilib ako sa kanya, hindi siya sakim sa pira, nagbibigay, nagsishare sa mga tao. Ang problema sa atin, sa mga Pilipino, problema lang eh kapag magbigay ka ng magandang asal sa mga tao na magbibigay tulad sa mga mahirap, siyempre ibabas ka pa. Paano lang tayo nito? Kailangan tayo mga Pilipino magmahalan tayo. Kaya huwag na tayo magsiraan. Kasi alam mo yung mga papibors, bawat tayo isang Pilipino, para tayong bulak dito sa mundo. Kapag mababa na yung kandila natin, doon natin iano. Kaya hindi na natin ibabas yung tao na makatulong sa mga tao katulad sa mga mahirap. Eh mahirap yung iba, dami pa mga kusbilitsi yung iba na titirahin yan tao na katulong sa mga mahirap. Kaya kawawa naman, tulad siya na tinitingnan niya yung sistema ng education ng panggobyerno, parang kunting kulang kaya siya tumatakbo para matuwid yung mga pagkakamali sa isang gobyerno. Kaya tulad niya yung iba, nagnanakaw sa nanakaw sa gobyerno, kaya tumatakbo siya. Gusto niya na yumaman yung Pilipinas para makatulong sa mga mahirap. E, paano naman yung laging nakaw sa ating panggobyerno? Wala tayong asenso. Kaya mga pebibors, kailangan suportahan natin si Senator Manny Pacquiao bilang isang pangulo, kasi doon ko siya nakikita ang kanyang sipag, dugo at pawis ang kanyang laban sa entablado. Yung bawat premyo niya sinisisir niya sa mga tao, dugo at pawis. Akalain nyo, dugo at pawis. Pag kunting bagay pa lang, kunting kuan mo lang dyan, pamamatay ka. Sinunggal na yung buhay niya para sa mga taong, para makatulong siya sa mga mahirap. Totoo, dami siyang properties. Pero yung properties, kuan lang yan, bulak lang yan sa mundo. Gusto ka makatulong ng tao, kasi kapag halimbawa wala ka na sa mundo,
dami na yung alaala sa mga tao, eh, so yung mabait naman yun, bakit naman tayo, di ba? Kaya magkaisa tayo bawat isang Pilipino. Hindi na tayo magsisiraan. Kasi mahirap magsiraan tayo. Eh, mahal natin Pilipino. Kaya doon tayo sa matuwid na daan. Kasi alam niyo mga pabibirds, ito ginagawa ko itong vlog ko to para din sa mga tao, mga mahirap katulad sa amin na mahirap din. Kaya huwag niyong kalimutan si Manny Pacquiao 2022. Huwag niyong kalimutan si Manny Pacquiao. Siya ang gusto kong pangulo sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Nakikita ko yung opportunity niya. Tingnan niyo mukha niya. Tingnan niyo mukha niya nung hindi pa siya tumatakbo nung tag-senador pa, makinis yung mukha niya. 'Di ba? Kinis pa. Tingnan ko ngayon yung mukha niya, daming mga itim-itim. Dahil nagsipag siya. Dahil siya ng kampanya para sa mga tao, mga mahirap, na pinapangako niya sa entablado, na pinapangako niya, na nangako siya na mga mahirap bibigyan ng hanap buhay, bibigyan ng pabahay, at yung tao, hindi na maghanap yung tao magtrabaho sa gobyerno, ang gobyerno na maghanap ng tao, naniwala ako dyan. Kasi nakikita talaga niya na bawat isang Pilipino, sobrang hirap na. Sobrang hirap na. Kaya ang pangon, bayan, Manny Pacquiao tayo, mga pabibirds. Huwag niyong kalimutan, mag-subscribe, like, comment, share, at pindutin yung notification bell at update kayo sa mga videos ko. Ito mga payo, payo ko lang bilang isang Pilipino, bilang dito tayo. Huwag natin kalimutan. Kasi yung katulad yung iba, hanggang salita lang, wala namang ginagawa. Wala nang ginagawa, hanggang salita lang. Totoong totoo yan. Wala akong nakikita sa Pilipinas na nagbibigay ng properties ng mga mahirap. Totoo. Ibabaspan nyo ang tao. Ikatibiyon, huwag kayong ganyan. Ang sabi nila, nagbibigay naman, pero nandun sa sabi nila, nagbibigay naman, nandun naman sa kanila. Siyempre, nandun sila sa kanila kasi hindi pa siya humawak sa gobyerno. Kaya nga siya tumatakbo kasi nakikita niya yung ibang tao na sakali natutulog. Yung ibang mga tao nasa squatter na, sa gilid-gilid na, kahit dami pa mga tae. Diba? Kaya nga siya tumatakbo ng Pangulo para baguhin yung Pilipinas. Kasi nakikita niya daming nakaw, daming ano pang mga illegal na ginagawa sa tao kasi walang trabaho. Kasi hindi naman tinututukan sa gobyerno yung trabaho ng tao. Kung ako siguro ang gobyerno, tutukan ko talaga yung mga tao walang trabaho. Kasi yan, dyan tayo. Dyan tayo. Na sinusuportahan tayo sa mga tao. Tutukan yung tao walang trabaho. Kasi kapag hindi mo tutukan, eh walang trabaho, magnanakaw, magnanakaw yan. Kaya bilib ako ni Senator Manny Pacquiao. Huwag niyong kalimutan. Bilib na bilib ako. Tumatakbo siya bilang isang pangulo kasi nakikita niya yung mga tao daming nanakaw, wala mga trabaho. Ang gobyerno wala namang tinutok, nagtutok sa mga tao na wala mga trabaho. Kaya doon si Pacquiao natuwid, nadaan. Doon si Pacquiao nakikita niya na hindi maganda yung sitwasyon sa panggobyerno. Kaya nga siya tumatakbo. Kaya doon ang sabi niya sa isang rally proclamation na hindi na ang tao maghanap ng trabaho. Ang gobyerno na maghanap ng tao para sa trabaho. Kaya saludo talaga ako ni Senator Manny. Bilib ako sa kanya. Eh yung iba nag yung iba doon sa kabila nagbubuto. Negative yun, doon tayo. Isipin muna natin. Dito tayo mga kasama. Mga papiwerchito tayo. Nakikiusap ako sa inyo. Maniwala kayo.
Kasi alam niyo kung bakit supporters tayo ng tao. Kinig kayo. Nagsusuportas tayo sa tao. Nakatulong din tayo na ang tao sinusuportahan natin. Kasi ang ginagawa niya sa pagtakbo, maguhin yung pang publiko, pang protocol sa isang buong Pilipinas. Kasi nakikita niya hirap ang bansa. Kaya nga dami nang nanakaw. Maganda tayo doon tayo sa matuwid na daan. Bayan, laban tayo. Hindi na tayo pagmaang-maangan pa. Kasi tayong bawat isang Pilipino layo ay nangangailangan ng trabaho. Iwan ko sa kanila. Naguluhan ako sa mundong ito. Nabis yung taong tumatakbo para sa mga tao, mga mahirap, para sa mga tuwid na daan, para ang tao di na magnanakaw sa gobyerno. Hindi na mag-hold up. Kaya nga si Manny Pacquiao, bilib ako sa kanya. Sobrang bilib ako. Saludo ako. Tumatakbo siya, nagastos ng pira, million, para tayo ay masinso sa panggobyerno. Ang sabi nila, walang presidente na baguhin yung Pilipinas. May pagbabago. Hindi naman lahat perfect ng tao, pero may pagbabago. Kaya nga siya tumatakbo para sa mga Pilipinong walang mga trabaho at walang wala din yung mga mahirap. Dami pang mga mahirap kaysa mayaman. Kaya nga nangako siya tumatakbo para sa mga mahirap na walang mga trabaho, na walang bahay, nakatira lang sa squatter, nakatira lang sa side by side kung saan banda yung kalye. Hindi naman tinututukan sa gobyerno. Kailangan tutukan din sa gobyerno yung mga tao, kasi tao lang tayo. Tulad yung mga banjaw. Kasi dyan talaga yung banjaw, medyo kawawa, mga walang-wala na yung iba. Tao yan eh. Kailangan tutukan din natin yan bilang isang panggobyerno. Hindi lang tayo magpa-business sa ibang bansa. Hindi lang tayo magpapakyot. Hindi lang tayo magpa-sikat sa Pilipinas para tayo, ano, di ba? Kailangan tayo mangako, kailangan matupad, magbabago, nawala ng mahirap. Wala nang palaboy-laboy sa iba, sa bansa natin. Doon nga sa ibang bansa, may nakita ba kayo na may mga taong palaboy-laboy? Wala, kasi may sarili silang trabaho. Kaya nga, tumatakbo si Pacquiao para sa mga Pilipinong walang-wala na. Gising tayo bayan, dito tayo, sipin natin. Hindi na tayo pamangan-mangan pa. Dami na yung taong natutulungan sa mga mahirap. Magising na tayo sa katotohanan. Magising na gising. Huwag na tayong magpahaliguligoy pa. Manny Pacquiao tayo. Pag once na matalo si Manny Pacquiao, kawawa ang bansa. Maniwala kayo. Niwala kayo sa akin. Kawawang kawawa talaga kung si Pacquiao ay matalo sa pangulo. Kasi nagbitaw si Manny Pacquiao, yun ang iniisip ko. Nagbitaw siya. Happy birds, nagbitaw si Manny Pacquiao. Kapag siya manalo, akalain nyo, kapag siya ang manalo ng Republika ng Pilipinas, babaguhin niya yung mga tao. Yung mga taong walang trabaho, gobyerno maghanap ng trabaho ng tao. May isa pa, magbigay pa siya ng pabahay ang bawat Pilipino. Ang sabi nila, palagi lang pangako, hindi naman matutupad. Paano hindi matutupad? Kalahin yung mga puppy birds. Manny Pacquiao, wala pa nga yung
na yung mga senador, hindi pa siya congressman, nabibigay pa nga na siya ng bahay doon, saksi ako. Kasi taga Mindanao ako. Saksing-saksi ako. Lalo na makaupo na presidente. Lalo na makaupo na presidente yan. Hindi si Manny Pacquiao, hindi sakim sa pera. Hindi sakim sa pera. Galing sa mahirap yan si Manny Pacquiao. Galing sa mahirap. Galing sa mahirap yan. Galing sa mahirap. Kaya tinitingnan niya yung sitwasyon ng isang tao, na isa-isang Pilipinas na sumbrang hirap, kaya nga tumakbo. Naguluhan na ako, tak. Naguluhan na talaga. Bakit dami yung iba nagsuporta sa iba? May nakalaan na. At isa pa, mayayaman na. Mga puppy birds, dito tayo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Laban tayo. Dito tayo, Manny Pacquiao tayo, mga puppy birds. Manny Pacquiao tayo. Nakikiusap ako sa inyo. Pag si Pacquiao hindi makaupo sa Pilipinas, maniwala kayo, magpaputol ako dito. Isang kamay. Dami pa rin yung mga tao dyan sa kalye, naggalagala. Oo. Oh, dami pa rin sa mga kalye dyan nag-umagalagala sa mga segdo. Wala. Maniwala kayo. Si Pacquiao manalo ng Pangulo. Clear na lahat. Wala lang palaboy-laboy sa kalye, sa lansangan, mga bata. Bibigyan ang opportunity ni yan. Kasi siya ang gobyerno. Daming pira ang gobyerno kapag tayo ay magtutulungan. Wala lang kurakot. Yun na ang importante sa buhay natin. Kaya din ako, nakikiusap ako sa inyo. Ngayon, May 9, 2022, Manny Pacquiao tayo. Doon tayo sa matuwid na daan na para sa mga mahirap. Pacquiao tayo, maniwala kayo, magkapaputol akong liig. Pag si Pacquiao matalo, kawawa ang mga tao. Dami pa rin magnanakaw. Oo! Oh, dami pa rin magnanakaw. Lambas lahat yan. Kaya gising na tayo, bayan. Gising tayo, gising. Dito tayo, Pilipino. Mahirap. Galing sa mahirap yung taong tumatakbo ng Pangulo. Kaya huwag niyong kalimutan ngayong May 9, 2022. Number 1 sa baluta, Manny Pacquiao. Sir Manny, number 1 ka sa buong pamilya namin. Saludo ako sa iyo. Sa kagandahang asal mo sa bawat Pilipino. Nagbibigay ka ng alaala sa mga tao na binigyan mong properties. Kaya yun ang pangako mo, na sana ikaw makaupo ng Pangulo. At hanggang dito na lang ako. At maraming salamat sa inyong lahat. At mag-iingat kayo palagi. Huwag niyong kalimutan yung Panginoon. Lagi natin siya tandaan na magdasal tayo. Bawat matulog, magdasal tayo. Para maganda yung espiritu natin, espiritu. Na tayo mahimbing yung tulog. Wala pong mangyayari sa atin yan. Kasi nandyan yung Panginoon. Pero, huwag niyong kalimutan, Manny Pacquiao tayo. Manny Pacquiao. Laban tayo, bayan. Laban, bayan. Sir Manny Pacquiao, saludo ako sa kabaitan mo. At maraming salamat. At huwag niyong kalimutan, mag-subscribe, like, comment, share, at pindutin yung notification bell at updated kayo sa mga videos ko. Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi. Bye-bye!